Ikaw. Oo, ikaw. Madalas mo bang tinatanong ang sarili mo? Bakit ubos na yung sweldo ko? Wala na akong pera? Ano bang mga nabili ko? Alam mo, ganyan din ako dati. Ulo, laslas ang bulsa ko. Wala na agad akong pera. Saan na napunta? Gusto mo bang malaman ang sagot dyan? At kung paano matutuldukan yan? Yes. Pwes, manood ka. Hi, this is Jax Fernando. And this is Cecil Uy. And we are your Pinay FAQers! Pag-uusapan po natin ngayon ay ang tamang pagbabudget ng pera. Una, ano nga ba ang definition ng pagbabudget? Ang budget ay estimate of income and expenses for a set period of time. So budgeting means ang paggawa ng plano or estimate kung papaano hahatiin ang kita laban sa gastusin. Gumagawa ka ba nito? Keep watching! Pangalawa, ano nga ba ang importance ng budgeting? Bakit mahalaga ang pagbabudget? Ito po ang kahalagahan ng pagbabudget. Number 1, awareness. Alam mo man lang ba ang total ng income mo at ang total na expenses mo in 1 month? It helps to know para makita mo ang complete picture ng financial status mo. Yes. Sobra ba ang kita mo or sobra ba ang expenses mo? You have to be aware. Number 2, priorities. Kapag may listahan ka ng mga gastusin mo monthly, ay alam mo kung alin dito ang importante, hindi gaano importante, or kung alin lang ang luho mo lang. Needs versus wants. Correct. And based on this, alam mo kung saan ka pwede magbawas ng gastos. Number 3, extra source of income. Ngayon, kapag nagbabudget ka kasi, malalaman mo kung kulang ba talaga ang kita mo para dun lang sa mga basic necessities mo. At kung nasa ganitong sitwasyon ka po, abay kailangan mong humanap ng extra source of income. Yes. At yan po ang pag-uusapan natin sa aming mga susunod na mga videos. Okay, ito na po. Paano nga ba mag-budget? I-compare po natin ang total income mo sa isang buong cake. Yes. Ang pagbabudget ay hahati-hatiin mo ang cake na ito sa iba't ibang klase ng gastusin mo. We will show you 2 ways on how to cut this cake. Para sa mga medyo maluwagang kita, ganito po ang aming advice. Cut your cake into 4 parts. First slice ay half ng cake mo. Ito ang gagamitin mo for your living expenses. Second slice ay 20% para sa savings mo for your emergency fund. Third slice ay para sa investment and protection mo and ng family mo, 20%. At ang fourth slice ay para sa iyong love fund or yung mga donations, kawang gawa, and tithing, 10% ito ng cake mo. Kung ikaw naman po ay medyo nagsisimula pa lamang sa pagbabudget mo at maliit pa lang ang sweldo, ito ang aming advice sa iyo. Hatiin nyo din po ang cake nyo, pero sa 2 slices lang muna. Hatiin sa 2 slices ang iyong cake. Ang unang slice, 10 to 20%, itabi mo na yan for your savings. At yung remaining 80 to 90%, yan ang gamitin mong panggastos for your living expenses. Kaya mo yan, mga ka-FAQers! Halimbawa, kung ang iyong income ay 20,000 pesos at hahatiin mo yan sa 2 parte, 10% niyan ay 2,000 pesos. Itabi mo na yan agad for your savings. At yung natitirang 90%, which is 18,000 pesos, yan ang gamitin mong panggastos sa loob ng 1 buwan as your living expenses.
Okay, so that brings us to the second part of our video naman, which is how to budget your living expenses. Dalawang klase ang expenses. Fixed expenses at variable expenses. Ang mga example ng fixed expenses ay yung rent mo, yung wifi payment, yung insurance payment, loan payments, subscriptions, association dues, club memberships, at para sa mga OFWs, yung padala sa Pilipinas. Yan ang ilan sa mga examples ng fixed expenses. Ito po yung monthly na hindi po nagbabago yung price. Kaya nga po, fixed expenses, di po ba? Pero kailangan po natin itong i-monitor, yes, okay? I-monitor din. Opo, kasi pwede po ito madagdagan ng mga hindi naman po importante. Like subscriptions and memberships that we can survive without. Di ba? Tama. Na-notice nyo po mga ka-FAQers, yung as OFWs, ang advice po namin is yung padala is i-under nyo doon sa fixed expenses. Yes. Bakit po? Huwag po yung paiba-iba ang pinapadala. Opo. Kailangan po fixed din. Di ba, sis? Yes. Para naman, hindi naman masyadong, you know, mag-expect sila. Mm-hmm. Tapos baka mamaya, nagpa-plano rin kasi sila sa Pinas. Yes, nagbabudget din sila. Yes, nagbabudget din sila ng sarili nila. Tapos baka mamaya, sumobra or kumulang. Mm-hmm. Tapos mawala na sila sa budget plan sila. Di po ba? Tama. Hindi yung, para alam nila na hindi isang, ano lang nila, karinyo, padala ka agad. Ang akala nila, marami kang sobra. Yes. So, ipaalam mo sa kanila na yung padala is fixed lang talaga. Mm-hmm. And they have to budget it themselves. That's very important, diba? Po. Unless, syempre, kung merong mga emergencies, yes, diba? Pero, hindi ba, kagaya ng turo namin sa inyo, mag-set kayo ng emergency fund ninyo. So, doon yung dapat yun kukunin. Yes. Hindi doon sa expenses, for your living expenses. Yes. Ang examples naman po ng mga variable expenses ay groceries, utility bills, eating out, salon or barber, transpo gas or pamasahe, movies, vacation or travel, shopping, emergencies like car repairs, home maintenance, and medical bills. Again, for emergencies like this or expenses like this, dapat meron po tayong emergency fund, okay? So, mapapansin niyo po dyan, meron dyang mga needs or mga importante na naka-under dun sa fixed, at meron din naman na naka-under as variable expenses. At the same time, meron din mga wants na under sa fixed at under sa variable. Ibig sabihin po, kung merong wants dun sa fixed and sa variable, pwede tayong mag-cut ng budget both dun sa fixed and sa variable expenses. Yung mga hindi importante. Budgeting tips! It helps to write it down either sa notebook mo or sa Excel sheet. Or marami na po ngayon ang budgeting apps like My Wallet, Expense Tracker, Money Manager, etc. Every time na may papasok ka ng pera, i-enter mo lang. Yes. I-note mo or isulat mo, ganun din kapag gagastos ka or papalabas yung pera mo. Right? So kung ganitong meron ka na ngayong ganitong sistema, tatanungin mo pa ba kung saan napunta ang kinita mo or ang sweldo mo? Di ba hindi na? Kitang-kita na, mga ka-FAQers? Isulat mo isa-isa ang allocated budget mo every month based on your priorities. Needs muna syempre ang uunahin mo na paglaanan ng budget bago yung wants mo. Pero remember, kahit need yan, pwedeng variable yan. Pwede mo mapaliit. Yes. Kung gusto mo magkaroon ng enough budget, tama, para sa mga wants mo. Example, groceries. Di ba needs yan? Importante yan eh. Food yan and, you know, necessities. Pero pwede mo, variable yan eh. So pwede mong mapaliit yan. Kung meron kang ibang gustong paglaanan ng pera mo, pwede mo yung paliitin at dun ka kukuha para sa iba namang mga gusto mong gawin. Yes. Ang gusto lang natin, mga ka-FAQers, ay ang makover muna ang needs. Yes. Bago ang wants or luho. Tama. Diba? Yes. Para at the end of the month, hindi mo tatanungin bakit kulang ang pambayad mo ng rent. Oo.
Prioritize, mga ka-FAQers. Tapos nakabili ka ng bag. Yes, LV pa. Meaning. So kung wala ka pang budgeting system ngayon, abay, simulan mo na. Yes. Para maging malinaw sa'yo lahat at mas maging magaan ang sistema ng buhay mo. Yes. Okay, that's it. Yun muna ha, mga ka-FAQers. Yes. Sa mga susunod namin mga videos, ay tatalakayin namin ang importance ng pagkakaroon ng other or extra sources of income. Di ba mas maganda kung mas malaki ang binabudget mo? Mas madami kang magagawa at mas masaya, di ba? If you want to be notified sa mga new videos na ilalabas namin, subscribe na and hit the bell icon down below. Okay, Docs? Remember, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya let's always try to do our best and improve ourselves. But remember that we are nothing without God. So always put your trust in the love and mercy of the Lord. Bye mga ka-FAQers! Bye! See you!